Mga kapuso, ang isang tao po ay handang tumulong yan kung kaya niya at kung gusto niya. Lalo na kung ang tutulungan niya ay totoong importante sa kanya. Pero paano nga ba kung hindi mo sigurado kung gusto mong ibigay sa kanya ang tulong na kailangan niya? Handa mo bang ibigay kahit alam mong kaya namang gawin ito para sa kanya? Dear Papa Dudut, ako po si Deo at ang kwento ko ay sisimulan ko sa kung paano kami natapos ng GF ko at one great love na si Clarice. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay clear pa rin sa akin ang lahat na kahit ipikit ko ang mga mata ko ay kaya pa rin itong makita ang araw na nagkahiwalay kami ng landas. Babalikan ko ito sa huling pagkakataon para maunawaan ninyo ng lubusan ang aking kwento. Please naman, Clarice. Pag-usapan natin to. Huwag ka namang basta-basta nagdidesisyon dyan. Please. Please naman, pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Deo. Ayoko na nga. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin yun? Kasi hindi madali. 5 years tayo, Clarice. 5 years tapos itatapon mo lang yun kasi gusto mo mapag-isa? Ayoko maniwala. Wala kang magagawa kundi maniwala. Kasi yun ang totoong nararamdaman ko. Yun ang gusto ko. Ayoko na sa'yo. Hindi. Hindi totoo yan. Mahal mo ako, di ba? Masaya tayo, di ba? Masayang masaya. Hindi na ako masaya, Deo. Ano ba? Eh, bakit nung isang araw, ang saya-saya natin nung nagdi-dinner tayo at namasyal? Oh, alam din yung di ka masaya. Hindi ko maintindihan eh. Isang araw masaya tayo tapos ngayon, bigla mong sasabihin na di ka na masaya? Ang labo naman! Anong malabo? Sinabi ko naman sa'yo ng sobrang linaw na ayoko na. Na di na ako masaya. Na gusto ko nang mag-isa. Saang parte ako doon naging malabo? Nung di mo tinupad yung pangako mo na magiging tayo hanggang sa dulo at magiging masaya kahit puno ng problema. Gustong gusto kong tuparin yung pangako kong yon, Deo. Gustong gusto. Pero hindi ko na maramdaman na kaya ko pang gawin to. Please, pakawalan mo na ako, Deo. Mas magiging masaya tayo kapag nalayo na tayo sa isa't isa. Ikaw lang ang magiging masaya, Clarice. Hindi ako. Huwag mo sabihin yan kasi hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Nabuhay ka ng matagal bago pa ako dumating sa buhay mo. Kayang-kaya mo na yan pag alis ko. Please naman, Clarice. Ayusin natin to. Gusto mong mapag-isa? O sige, bibigyan kita ng isang buwan para masubukan mo mag-isa. Alam ko naman na nananawa ka lang dahil araw-araw tayo magkasama dito sa trabaho. Hanggang sa bahay. O sige, doon muna ako kina nanay para makapag-isa ka. Hindi lang isang buwan ang kailangan ko. O sige, gawin natin dalawa, tatlo, apat na buwan. Sige lang, hanggang magsawa ka mag-isa. Hihintayin pa rin kita. Gusto kong habang buhay mapag-isa. Mapag-isa mula sa'yo. Sa lahat. Ito ang gusto ko. Pwede mo na bang ibigay ito ngayon? Please? Eh pare, pinagsamahan natin. Yung mga alaala natin. Lahat yun, ibabasura mo dahil gusto mo lang mapag-isa ka? Habang buhay, andito sa akin ang lahat ng yon. Kahit sa pag-iisa ko, alam ko, di ako iiwan ng mga alaala natin. Clarice. Oras na para ibigay ko sa sarili ko yung gusto ko. Palayain mo na ako. Pero Clarice. Deo, please. Walang nagawa ang pagmamakaawa ko, Papa Dudut. Tuluyan na akong tinalikuran ni Clarice ng gabing yon. Tinalikuran na niya ako sa panghabang buhay at naiintindihan ko naman ang rason niya. Siguro nga ay talagang na-burnout na siya na lagi kami na lang ang magkasama. Na kapag may Deo ay may Clarice, kapag walang Clarice ay wala ring Deo. Para kaming love team sa showbiz na pag nawala ang isa ay hindi ka na makakatayo pa. Kaya siguro sinubukan niya ang tadhana niya na maging mag-isa. Yung malayo sa anino ko.
Yun nga ang ginawa niya, nag-ibang bansa siya, doon ay pasimple akong nakikibalita, Papa Dudut. Wala nga itong naging karelasyon sa mahigit 5 taon na nandun siya. Sinulit niya ang pag-iisa niya hanggang sa ako na rin mismo ang tumigil sa pakikibalita sa kanya at inayos ko na rin ang buhay ko. Unti-unti ay nagawa ko yon kahit na wala siya. Kahit wala pa akong kasama. Pare, pare, may re-reto ako sa'yo. Ayoko nga. Pare, maganda to. Hindi ka magsisisi. Ngiti pa lang, busog ka na. Bibili na lang ako ng totoong pagkain. Mabubusog din ako dun. Ang labo naman ito. Sa lahat ng lalaki dito sa office natin, ikaw tong panayang tanggi sa reto. Sige na, pare. Nakailang beses ka nang tumanggi sa akin, ha? Hindi nga kasi ako interesado. Dapat kang maging interesado. Chicks to, pare! Chicks! Ay, nako. Kahit yan pa ang pinakamagandang babae sa mundo. Pare, pass muna ako. Muna? So, ibig sabihin, may chance na gusto mo rin magkaroon ng GF? Kailan yung muna na yan para maisulat ko na sa planner ko? Hindi ko alam. Clue? Walang clue-clue. Ayoko nga magkaroon ng GF, pare. Panira ng schedule yan eh. Ano bang panira? Yan pa nga madalas ang nakaaganda na schedule natin eh. Babae yan, pare. Ano ka ba? Hindi ganun ang tingin ko dyan. Marami akong ginagawa ngayon eh. Busy ako sa trabaho tapos madalas kasama ko magulang ko. Alam mo namang matatanda na sila eh. Sus, yung ba talaga ang dahilan o baka naman... Baka naman ano? Baka naman si Clarice pa rin ang mahal mo. Pare, ang tagal na nun. Yun na nga eh, ang tagal na ninyong wala. Pero hanggang ngayon, para ang walang balak palitan siya sa buhay mo. So ano na, mahal mo pa rin ba? Sabi na eh. Ha? Anong sabi na? Sabi na, mahal mo pa rin eh. Yung mga ganyang buntong hininga, may laman yan. Bumuntong hininga lang ako kasi kanina pa ako di makahinga. Doon nga tayo sa may hangin. Sos, palusot. Wag ako. Sige na, ano na. Pahig ka na. Ay, hindi pa rin. Yung babae na mag-a-adjust sa schedule mo. Wala akong balak na ilagay siya sa schedule ko. Kahit fling lang? Isang gabi lang? Dalawa? Matanda na ako para sa fling-fling na yan. Edi, seryosuhin mo na. Ayoko pa eh. Ayaw mo pa? So kailan niyang pana yan? Alam mo, sayang lang talaga laway mo sa akin. Kanino ko pa sinasabing hindi ako interesado? Tingnan mo muna kasi. Hindi ko na kailangan makita. Ayoko. Period. Deyo! Ay nako, bumalik ka na sa cubicle mo. Dami ka pang reports na isi-send ngayon eh. Papa Dudut, lagi na lang sinasabi ng lahat na kaya raw hindi pa ako nagkakaroon ng karelasyon ay dahil hindi pa rin ako nakakapag-move on kay Clarice. Pero mali sila. Mula nung time na nakita kong masayang-masaya ito sa kanyang pag-iisa ay doon ko napatunayan sa sarili ko na masaya ako para sa kanya. At napakawalan ko na ang pagmamahal ko na dati ay sa kanya lamang ibinibigay. Mahigit 5 taon na rin mula noong nagkahiwalay kami, Papa Dudut. Hindi ko na siya mahal at yon ang totoo. Ayaw ko lang makipagrelasyong muli dahil hindi ko alam kung ano ang pwede kong ibigay sa kanya. Dahil kahit ako mismo ay hindi na sigurado kung makapagbibigay pa ako ng pag-ibig na naibigay ko kay Clarice dati. Sa pag-alis ng isang tao ay may posibilidad ito na magbalik muli, Papa Dudut. Si Clarice ay bumalik siyang muli pero hindi na sa buhay ko. Bumalik lang siya sa Pilipinas at sa kanyang pagbabalik ay hiniling niya na sana ay magkita kaming dalawa.
tumawag ito sa akin. Alam niyang hindi pa rin ako nagpapalit ng number at masayang masaya ito na kinumusta ko. Ganon din naman ako sa kanya. Nakakatuwa lang na kahit nakahiwalay na kaming dalawa ay parang wala pa ring nagbago, Papa Dudut. Walang ilangan, walang galit at natuto na kami na magpatawad. Grabe ka! Huwag mo na kang ipaalala yan! Eh, totoo naman eh. Masyado kang topakin, lalo na kapag parating ang dalaw mo. Makakaurat ka ng utak. Grabe to, parang ikaw di tinutopak dyan ah. Gusto mo ikwento ko lahat? Marami-rami yun, naabutin tayo hanggang bukas. Okay, sige, talo na ako. Huwag natin pag-usapan. Baka mamaya, bumalik ang feelings natin sa isa't isa. Charot! Charot? OMG, nagcharot ka? Nakakapanibago ah. Dati ayaw mo ng mga gay linggo na ganyan. Aba, 5 years na rin mahigit, no? Pwede pang magbago rin? Charot! Sabagay. Ang dami na ngang binago ng 5 taon na yun, ano? Tignan mo ikaw, payat ka na. Dati, grabe, alam mo, yung katawan mo... Kung na yung mga botones ng polo mo sa'yo, kundi mo lang talaga na pakiusapan ng maayos. Nagsalita naman yung reyna ng kapayatan. Ako lang ba yung sinukuan ng botones? Ikaw nga, halos mag-rally na mga botones ang damit mo. Isama mo pa yung zipper ng pantalon mo. Aba, kumagante. Ikaw, di ba sumuko sa'yo pati boxers mo? Hindi ah. Ikaw lang naman tong... Sumuko sa akin talaga. Namay personal? Ano ba? Charot-charot nga lang eh. Ito naman oh. Hoy, charots are half meant ah. Baka naman may feelings at galit ka pa rin sa akin. Sabi mo nga, marami na nabago ang 5 years, di ba? Isa na ang feelings ko para sa'yo, ang binago ng 5 years na yon. Nakamove on na ako, Clarice. Moved on na. Good. Parehas tayo. Maganda to kasi at least di tayo katulad ng ibang mag-e-ex na may tinatago pa ring feelings at galit sa isa't isa. Oo naman. Mature na tayo. Wala na tayong time sa ganun. Kaya nga masaya ako eh. Ako rin. Masaya. Mas masaya ako. Kasi hindi natin nasira yung connection natin. Dahil lang nagkahiwalay tayo. Trot! Ano ba yan? From charot to trot real quick? Papa Dudut, totoong masaya ako. Masayang masaya, lalo na noong nakapag-usap na kami ni Clarice at napatunayan ko na wala akong feelings para sa kanya. Pwede pala talagang maging maayos kayo ng ex mo. Pwede rin kayong maging magkaibigan. Maturity lang ang kailangan. Nagtuloy-tuloy ang communication namin at madalas ay lumalabas kami for coffee o kaya naman ay nagsisine pero as friends lang. Walang mali siya sa amin. Wala ding umaasa. Sa ganitong sitwasyon ay nakontento na ako sa kung ano ang meron sa amin sa ngayon. Hindi ko na kaya. Ako rin. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Ayoko na rin. Please, huwag mo na akong pilitin. Mas lalo ako. Huwag na huwag mo akong pilitin. Please, ayoko na. Kayanin mo. Kasi sayang eh. Hindi yan sayang kung hindi na kaya. Sinubukan naman natin. Edi, tapusin na natin to. Sure ka? Wala na tayong ibang choice, kundi sumuko. Okay, sabi mo eh. So, saan sa'yo dyan? Ako na ang uubos sa french fries. Ikaw na sa chicken wings. Andaya, palit tayo. Hindi ko na kaya talaga. Hindi ko na kayang kumain. Ayoko na. Ngayon lang ako sumuko sa pagkain. Sobrang busog na ako. Hindi naman natin kailangan ubusin to eh.
Iwan na kaya natin. Tulad ng ginawa ko sa'yo. May gana ka pang magbiro dyan eh. Tinan mo nga mukha mo. Pulang-pula na. Okay na nga, huwag na natin kainin. Pero kape pa tayo ah. Medyo late na. Sure ka? Baka di ka makatulog dyan mamaya. Sabi mo, maaga ka bukas. Decaf lang ako. Kailangan ko lang ng panulak sa kinain kong manok. Sige, ako rin. Waiter? Deo? Yes? Hindi ko alam kung paano to sasabihin sa'yo eh. Ngayon ka pa talaga magkakaganyan? Jesus, lahat nga di ba na kaya mong sabihin sa'kin? Dati pa, prangka ka na. Kaya nga nasabi mo agad sa'kin na iiwan mo na ako, di ba? Hala siya? Ikaw talaga may lihim kang galit sa'kin ha? Ano ka ba? Joke lang yun. Pinapagaan ko lang nararamdaman mo. Baka kasi sobrang seryoso nang sasabihin mo eh. Actually, yes. Seryoso to. At hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Eh, baka naman makikipaghiwalay ka ulit sa akin, ha? Ay, bakit? Tayo na ba ulit? Ay, sorry. Medyo nakalimot lang. Wala nga palang tayo. Seryoso na to, Deo. Maghihingi na akong pabor sa'yo eh. Pabor? Ano yun? Pwede bang... Papadudot, napatulala po ako kay Clarice nang sabihin na niya ang pabor na gusto niya. Seryoso ba siya doon o nagbibiro lamang? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kasi hindi ko alam kung alin siya doon. Nagseseryoso o nagbibiro? Matapos nga niya ang sabihin yun ay hindi na ako nakaimik pa pero nakatingin pa rin ako sa mukha niya. At doon ko nakitang oo, seryoso nga siya sa hinihiling niya. Papa Dudut, paano mo nga ba ibibigay ang hiling sa'yo ng isang tao? Ramdam mong kailangan niya yon at kayang-kaya mo namang ibigay yon pero sarili mong katawan at sistema ang tumatanggi at sinasabing huwag. Huwag mong gawin. Baka may hindi magandang mangyari. Yun ang tumatakbo sa utak ko habang inuulit-ulit ang mga sinabi ni Clarice sa akin. Pwede bang ano? Maging sperm donor ka sa akin? Sperm donor? Seryoso ka ba? Yes. 100% seryoso. So ano? Anong-ano? Payag ka ba? Para saan? Para makabuo ng bata, malamang. Hindi mo ba kayang bumuo ng... Hindi ka nang hihingi sa akin yan? Kaya naman, pero... Pero ayoko eh. Ayokong may makaganon ako para magkaanak. Eh, di ba... Ganon naman ang paraan para magkaanak? Oo, yun. Yung natural. Pero ayoko ng pagdaanan ng prosesong yun. Ayoko ng pisikalan para makabuo. Gagamitin ko ang science para magkaroon ako ng sariling anak. Yung akin lang... Yung walang hahabol. Maraming lalaking papayag sa ganyan. Baka nga, libre pa eh. Pero wala akong tiwala sa kanila eh. Ikaw yung gusto kong maging sperm donor. Bakit ako? Kasi kilalang kilala kita. At? At gusto ko, kung magkakaanak man ako, yung galing sa'yo. Diba yun naman ang pangako ko sa'yo noon? Sa'yo lang ako magkakaanak? Dati yun, nung tayo pa. Nung nagmamahalan pa tayo. Pero ngayon, tapos na yun eh. Wala na, di ba? Hindi mo na kailangan to pa rin yung pangakong yan. Kasi matagal na tayong tapos. Alam ko naman yun. Pero yun na kasi yung nakatatak sa akin. Kahit na nagkahiwalay na tayo. Ang labo, Clarice. Hanggang ngayon, iba pa rin ang takbo ng isip mo. Hindi mo ba naisip na paano kung nagkaanak ka nga tapos biglang makilala mo na yung the one mo?
wala nang magiging the one sa akin. Dahil una pa lang, alam mo namang ayoko ng relasyon, di ba? Gusto kong maging mag-isa. Sinasabi mo lang yan ngayon kasi hindi mo pa siya nakikilala. Alam ko kung anong gusto ko. Kilala mo ako, Deo. Okay. Okay. So, anong desisyon mo? Pwede bang pag-isipan ko muna? Pwede naman. Gusto mo pa rin bang magkape? Yes. Papa Dudut, sinubukan naming maging masayang muli after ng pag-uusap na yon, pero nawalan na kami ng amor. Kaya naman nagpa siya kaming umuwi na muna, pero bago kami maghiwalay ay binanggit muli ni Clarice ang hinihingi niyang pabor. Buong gabi akong hindi nakatulog sa kakaisip sa mga sinabi niya. Kaya kong ibigay sa kanya ang gusto niya, sperm donor lang naman. Wala namang epekto ito sa aming dalawa. Makakatulong ako sa kanya tulad ng dati. Hindi ba nga gustong gusto kong tuluyan siyang matulungan sa kung ano man ang gusto niya? Dapat hindi yon magbago ngayon. Pero bakit ramdam ng katawan ko na ayaw kong gawin yon? Pero ang puso ko ay buong-buo ang pag-oo sa gusto ni Clarice. Plano ka na ba? Pwede bang enjoyin ko muna ang kape ko? Bago ko sabihin sa'yo ang desisyon ko? Sorry. Go lang. Sorry pala kung medyo natagalan bago ko nakipagkita sa'yo, ha? Okay lang. Hindi rin naman biro yung pagdidesisyon na yan. Kailangan talagang pag-isipan. Yes. At napag-isipan ko na. Talaga? Anong desisyon mo? Clarice, alam mo namang dati pa, kapag may kailangan ka, hindi mo na kailangan lumapit kasi naamoy ko na agad. Tutulungan na kita agad-agad, di ba? Yes, sobrang maaasahan ka sa lahat. Kahit di na magsabi sa'yo, pinapakiramdaman mo na lang. Kaya nga na-fall ako sa'yo, di ba? Basta alam kong gustong-gusto mo, eh gagawin ko. Alam mo rin yun, di ba? Happiness mo lagi ang priority ko. Oo, alam ko yun. Priority ko... dati. Dati? I'm sorry, Clarice, pero... ayoko. Ha? Sa pagkakataong to, hindi kita matutulungan. Bakit? Kasi... ayoko na magkaroon pa ng connection sa'yo. Kapag naibigay mo na sa akin yung kailangan ko, hindi na natin kailangan magkaroon ng connection. Hindi kita guguluhin kung yun ang iniisip mo. Alam ko. Pero hindi ko kayang ipangako sa sarili ko na di nga kita guguluhin. O kakausapin kasi kahit sperm lang ang ibibigay ko sa'yo, dun pa lang alam mo may connection na tayo eh. Anak na ang mabubuo natin. Ang laking connection nun. Uulitin ko ha, hindi magiging connection yon dahil hindi ko ipapaako sa'yo ang ipagbubuntis ko. Akin lang yon. Hindi mo kailangan problemahin yon. Pero hindi mo matatanggal sa akin na kahit ang kinin mo yung mabubuo natin, sa akin pa rin galing yon. Sa atin na yon. Hindi. Akin lang yon. Tulong mo lang ang kailangan ko para mabuo yun. After nun, kahit hindi na tayo mag-usap, isipin mo na lang na patay na kami sa'yo. Kilala mo ako. Di ko kayang gawin yun. Di ko kayang baliwalain ang basta-basta ang mga ganitong klaseng pangyayari. Kilala mo ako, Clarice. Kilalang kilala mo ako. Teo, please. Kailangan ko to. Kailangan. Alam ko, pero di ko kayang ibigay yun sa'yo. Kumbinsihin mo pa ako kung bakit hindi. Kasi nakukulangan ako sa sagot mo eh. Kasi... mahal mo pa rin ba ako? Alam mo ang sagot dyan. Hindi malinaw sa akin. Hindi na.
Alam nating hindi na kita mahal. Ganun ka rin sa akin. Eh so ano nga? Naalala mo nun? Pangarap kong magkaroon ng anak, di ba? Goal ko yun eh. Ang dami na nating plano nun, di ba? Naalala mo? Oo, naaalala ko lahat. Sabi ko, kapag nagkaanak na tayo, ako na ang bahala sa lahat. Mga madaling araw na mapupuyat ako kasi ako magtitimpla ng gatas niya kapag umiiyak siya. Hindi mo na kailangan bumangon sa kama para gawin yun. Sabi mo pa, kapag mag-aaral na siya, ikaw yung magiging driver, hatid sundo mo. Ikaw pa gagawa ng assignment. Aaralin mo lahat para lang maka-perfect score siya. At kapag lumaki na siya, hindi na niya kailangan mangamba sa future niya. Kasi may ipon ako. Para may panimula na siya kapag kailangan na niyang lumayo sa atin. Lahat yon gusto mong tuparin sa magiging anak mo. Oo. Sa magiging anak ko. Pero hindi mo naman kailangan maging ama sa magiging anak ko. Eh pero mararamdaman ko yun ng kusa dahil alam ko sa akin siya galing eh. Kahit pigilan mo ko, kusa ko lang yun mararamdaman. Pero magkakaanak ka pa rin naman sa iba. Kapag nahanap mo na siya. Kapag nahanap ko na siya, oo. At kung sino man yun, sa kanya ko gustong unang magkaanak. Deo. Iniisip ko pa lang na sa'yo ako unang magkakaanak. Pero hindi ko masasabing anak ko dahil ilalayo mo siya sa akin, eh nalulungkot na ako dun. Lungkot na lungkot. Kasi di ko magagawa yung pangako ko sa sarili ko na oras na magkaanak ako, aalagaan ko siya. Susubaybayan ko ang paglaki niya. Hindi ko yun magagawa kasi gusto mo, sa'yo lang siya. Doon pa lang, tinanggalan mo na ako ng karapatan. Pero Deo kasi... Gusto kong present ako sa buhay na magiging unang anak ko. Huwag mo sanang tanggalin sa akin yung pangharap kong yun. At kung magkakaanak ako, doon ako sa babaeng alam kong mahal ko rin. Hindi ko na ba mababago ang desisyon mo? Nung panahon na kinukumbinsi kita dati na huwag mo akong hiwalayan, pwede pa bang magbagong isip mo nun kapag kinumbinsi pa kita lalo? Hindi na. Yun din ang sagot ko. Papadudot, kitang-kita ko sa mukha niya ang lungkot nang binitawan ko ang bombang yon sa harapan niya. Masakit sa akin na hindi ko maibigay ang pabor na gusto niya dahil una pa lang ay sanay na akong ibigay kung anuman ang magpapasaya sa kanya. Pero iba ngayon. Hindi dahil hindi ko na siya mahal kundi mahal ko ang sarili ko. At mahal ko ang pangarap kong magkaroon ng anak na susubaybayan ko ang kanyang paglaki. Hindi ko yun makukuha kay Clarice kaya mariin kong sinabi sa kanya na ayoko. Kahit na mahirap, ginawa ko yon. Mula noon ay hindi na ulit kami nakapag-usap pa ni Clarice. Umalis ito at bumalik sa ibang bansa na hindi man lang nagpaalam sa akin. Alam ko, Papa Dudut, na masama ang loob niya sa pagtanggi ko. Siguro kasi ay nasanay siya na lagi ko siyang pinagbibigyan. Dati yon. Noong mahal na mahal ko pa siya at hindi ko iniintindi ang sarili ko. Pero iba na kasi ngayon. Mula noong nagkahiwalay kami, Papa Dudut, ay natutunan ko ng mahalin ang sarili ko kaya hindi na niya ako basta-bastang napapapayag sa gusto niya. Lalong-lalo nang maging isang sperm donor para magkaanak siya habang pinili niyang maging mag-isa. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Deo.